Kumusta kayo mga kapa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin yun may matutunan ulit tayo. Bali, ang tagal ko rin palang hindi nakapag-upload ng video tutorials natin sa ating channel. So ngayon, tinry ko maggawa ng isang video. Itong video na to is hindi ako magpapakita kung paano muna ako magko-coach ulit. Bali, itong video lang na to is output na siya. Basic calculator gawa sa Windows 4 C Sharp. So, bakit ako nag-jump into Windows Form? Kasi, di ba, yung last video ko is sa C Sharp Series Tutorials. Isa sa mga reason is dahil nakagawa na ako ng C++ series tutorial. So, kung ano, almost same lang din naman siya sa tatalakayin natin sa C#. So, yung mga syntax, like yung mga if-else, mga ternary, yung mga data type, yung mga looping, yon kumbaga pati mga object-oriented, almost the same lang siya. So, ngayon, kumbaga pa, nag-jump ako into Windows Form. Papakita ko ngayon yung basic calculator na ginawa ko. Tapos, hindi ko papakita kung paano mag-code. Isi-separate video ko. Pero ito na yung source code na natapos ko sa basic calculator. So, papakita ko lang ngayon yung output ng ginawa ko. Tapos, sa separate video, dun ko papakita. From scratch tayo gagawa. Mag-design tayo kung nang ganito, from scratch. Para malaman nyo rin kung paano ko na-come up to. Pero, initial or pahapyaw na paliwanag, text box to, tas ito mga button. Pero kung familiar na rin kayo sa Windows Form, so ayun, maano na lang ito mag-adapt. Kasi parang nag-design ka na lang ng ano to eh, drag and drop na lang to eh. So nag-design ka, tas lalagyan mo lang ng function, ganon. Kung ano, so ano na natin, simulan na natin yung era natin. So sa ginawa ko, meron tayong apat na equation, which is hindi ko ano ba term dito. May apat tayong ginawang para sa mathematical equation or ano ba term, transaction or basta ito addition, ito subtraction, ito multiplication, ito division, ito equals, ito clear, ito yung number natin. So same lang rin naman sa ano, sa pag nag-input ka ng number, ginaya ko lang rin. Ganito rin naman siguro yung mga ibang mga magiging design kong calculator ang gagawin. So try natin magsimula sa addition. 12 plus 656. So equals 68. So tama. Pwede rin tayo mag-click, magagamit natin yung previous answer, 32. So pwede ko na i-click to ulit yung plus instead yung equals. So mag-sum na siya ng 68 plus 32 is 100. Okay, pwede tayo mag-minus dyan. 50. So, equals natin. So, 50. 50 din. 100 minus 50 is equals to 50. Pwede natin siya i-times by 98. So, 49 ang lalabas. Pwede natin itong i-divide by 2. So, ayan, 2 for 50. So, nagagawa ko yung ano, yung basic mathematical equation. So, kung excited na kayo sa ano natin sa next video natin para sa source code dito is please like the video. Ayun. Sana excited kayo at ayun, dito lang nagtatapos yung video natin. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.